Apat na kababayan natin ang namatay sa nasunog na factory sa Taiwan. Panawagan ng kanilang mga kaanak, madaliin sana ng gobyerno ang pag-uwi sa labi ng mga OFW. Nasa frontline ng balitang yan si Jerry Dongon. Binasag na ng mga lalaking yan ang salaming bintana ng food factory na ito sa Taiwan. Nagpumahog silang sakluluhan ang mga natrap sa pabrika ng Yanhua Foods Corporation matapos sumiklab ang sunog itong Martes. Sa labas ng gusali, naghilera ang mga hinimatay na empleyadong isinakay sa mga stretcher. Walo ang patay sa sunog, kabilang ang apat nating kababayan na kinilalang sina Nancy Revilla, Aroma Miranda, Maricris Fernando at Renato Larua. Nasawi ang mga biktima dahil sa suffocation sa nalanghap nilang makapal na usok. Nakausap ng News 5 si Rosette, taga Cavite, may bahay ng isa sa mga nasawing OFW na si Renato. Kwento ni Rosette, nakachat pa nitong Martes ng madaling araw ang kanyang mister na papasok na sa trabaho. Hindi alam ni Rosette, ito na pala ang huli nilang pag-uusap. Sabi po na agency, confirm na nga daw po. Noong una, ma'am, di ako makapaniwala. Kasi kausap ko pa siya ng gabi. Magka-video call pa kami. So, una ko naisip, paano ko sasabihin sa anak ko? Paano yung anak ko? Ang bata niya pa, para maulila sa ama. Walong buwang buntis si Rosette na pilit nagpapakatatag para sa 10 taong gulang nilang anak at sa sanggol sa kanyang sinapupunan. May at maya siya tanong sa akin na, wala na ba talaga? Baka pwede pa. Baka kapag inuwi dito, parevive pa. Tapos dumating pa siya sa point na baka magpinalitan ng puso, mabubuhay. Magpinalitan ng utak, ultimo body parts. Baka pag pwedeng palitan ng body parts, tsaka sa ng soul, baka mabuhay yung papa ko. Tapos lagi sinasabi, I want my papa back. Sana hindi na lang siya umalis. Ito na rin daw sana ang huling punta sa Taiwan ni Renato. Nag-try lang siya, ma'am, na parang isa pa, try ko pa kung makaka-apply pa ako. Nung naka-apply naman po siya, inawat pa po siya ng panganay namin na, huwag ka na lang umalis pa, dito ka na lang. Sabi niya po, hindi, isa pa, isang ano na lang, alis na lang. Siyempre nga po, mas maganda kasi opportunity sa ibang bansa. Kumbaga, andun yung pangarap niya na after 3 years contract, mas stable kami. Sabi ko, sige, isa na lang. Mas ganun po yung nangyari. Kuli na po pala. Pakiusap na lang ngayon ni Rosette sa ating pamahalaan, maiuwi sana agad ang bangkay ng kanyang mister. Papabilis lang yung pag-uwi. Para, ang hirap din po kasi mag-look sa pag yung wala naman dito yung katawan. Pag yung nandun pa sa malayo, naglulok sa ka, pero yung ang hirap din pong mag-sink in. Kasi nga, hindi mo naman pa nakikita. Tapos, syempre, naisip ko din po, ang tagal niya na rin, ilang araw na siya sa freezer, nun sa Taiwan. Ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairman Sylvester Bello III, inaasikaso na nila ang pagpapauwi sa labi ng mga biktima. Hinihintay na lang natin doon sa mga namatay yung proseso doon sa morgue at yung mga pipirman, dokumento para ma-repatriate natin agad yung labi ng ating mga kababayan.
Siniguro ni Belio na tutulong sila sa mga naiwang mahal sa buhay ng mga biktima. From Meco po, meron financial assistance but more on OWA. Kasi mga owners yan. So, meron silang death benefit na 200,000 manggagaling sa OWA. At meron din silang 20,000 na burial benefits. But more important than that, yung ating mga kababayan na namatay dahil sunog na ito, kung meron silang anak, ay they will be entitled to free education under the OWA program. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa sanhi ng sunog. Wala pa rin pahayag ang may-ari ng pabrika. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5.